Good day, everyone. So thank you so much for a very great privilege to be here, no? Napaka-exciting, di ba? Nakaka-excite talaga yung grupo nyo kasi sobrang dumadami. At syempre, no, napaka-dami na talaga na kumikita at natutulungan talaga dito na mabago yung buhay. Ang punto ko lang is, tayo lahat dito ay talagang equal ang opportunity na mangyari ang lahat ng gusto natin, tama? So, para lang po tayong gumagawa ng movie natin, tama? Nasa kamay po natin yung, hawak na po natin yung ballpen, di ba? Lalo-lalo na, dito na tayo sa business na kaya talaga ibigay lahat ng gusto natin, tama? So, kung bakit po ako nagsasalita ngayon, syempre, kasi yung kwento ko ay tinuloy-tuloy ko, di ba? So, ikaw ngayon na nakikinig, malamang guest ka pa lang, o di kaya first-timer, or di kaya kakasali mo lang, kaka-activate mo lang sa business, isa lang talaga yung masasabi ko sa'yo, di ba? Sinimulan mo na po yung kwento, idire-diretso. At lalo-lalo na sa lahat ng atin dito na, syempre, di ba, patuloy na ginagawa yung business. So, but bago ko mag-share, gusto ko lang talaga is mag-share ng advice, no, na lalo na ginawa natin yung business na ngayon purely online. So, kaway-kaway sa mga, di ba, kagaya ko dati na humahataw offline. So, sobrang na-appreciate natin yung business ngayon, di ba? So, ayan. So, kung gaano kaganda, gaano kalupit yung negosyong gagawin natin kasi napaka-life-changing, very transformational. Okay? Paano transformational? Ayan, di ba? Nakaka-excite yung business natin. So, wala nang kailangan pag-isipan pa, kailangan pang pagdudahan pa. Isa lang ibig sabihin, pag gagawin natin negosyo, gaganda yung buhay natin, like literal at figurative, di ba? So, ang point ko lang, dati naman din ako na-introduce, kagaya mo. So, nakita nyo nga sa video, napaka-negative ko talaga. Kasi ang course ko, Applied Physics, na-mention naman din na ni Coach Roland, umiiwas talaga ako ng tao, ayoko makipag-usap. Hindi yung tipong mahihiyain ako, it's just that ayoko masyado ng mga istorbo ba sa buhay. Ayan. So, ang point ko lang, nung na-introduce nga ang opportunity sa akin, di ba, at first talagang nag-resist ako. And in fact, ako yung isa sa mga, di ba, parang kinakagalitan mo, pinanggigilan mo na mga negative, di ba? Ako yun sila. I represent those people, di ba? So, gusto ko lang i-clarify, no, hindi naman din na negative for nothing. If ever meron kayong ma-encounter na medyo hirap ipaintindi or di kaya, yun nga, yung tipong negative, isa lang po, okay, kung bakit ganun sila, based na lang ha sa nangyari sa akin, kasi po, hindi sila negative for nothing, meron po sila kasing hinahawakan na prinsipyo na hindi po mo natitibag ng basta-basta nagkakaintindihan. Kung bakit minsan meron tayong nasasharean tapos parang umaayaw, no? Kasi nga, iba yung mga plano nila. Hindi ito, okay? Hindi agad ito. So, ayan, konting sharing lang. Okay, backtrack konti, no? Although nasa video na. Bata pa lang talaga, na-instill na sa mindset ko na kung gano'ng kalaki yung grades ko, gano'ng kadaming pera yung nag-iintay sa akin when I graduate. Like, literal, even while I was still in elementary, yung mindset ko, dapat ako mag-top 1. So, yun nga, valedictorian ako. Kasi yung mindset ko, kung mag-apply na kami sa work, eh, syempre, dapat yung resume ko yung mauna. Can you imagine, gano'n pala ka-powerful pag malayo talaga yung tingin mo, di ba? So, yung nang high school na, so syempre science, so andun na lahat ng matatalino sa buong Cebu. So, basically, para natakot ako na ako kasi hindi pa ako masyadong nag-excel doon. Pero na-realize ko, di bali hindi ako parang nag-top or na-recognize, at least part pa din sa mga tinatawag ng matatalino kasi nga science. So, yun nga, nung physics ang course ko, Applied Physics, yung sa pag-college, lima lang po kami sa batch. Ibig po sabihin, madalas kasi, o di kaya, ngayon, first-timer ka, nakikinig ka, yung inisip mo, di kasi ako, ano, sales talk, wala masyadong ganyan, whatever. Ako na lang talaga mismo magsasabi sa'yo, yung mga friends ko lang ay sobrang konti, as in, like, less than my fingers, di ba? So, kung meron man dapat magsabi nun na wala akong masyadong kakilala, hindi madaldal, ako talaga yun, di ba? Umiiwas nga ng tao, lalo na magbenta, lahat ng yan. So, ang point ko lang, yun nga, physics ang course ko, ang una lang talaga na na-realize ko ito, di ba? Kasi, di ba, after graduation, I felt successful, kagaya naman din natin lahat, di ba? So, napaka-blessed na lang din, no? Kumbaga, nag-anid din sa sipag sa pag-aaral kasi hindi po ako nahirapan maghanap ng trabaho. Agad-agad po, ako ay na-absorb ng school. So, San Carlos po ako nakapagtapos. So, it was very exciting kasi dating teachers ko, ngayon ko, faculty na.
So parang na nakaka-excite to, parang na ang astig ng dati. Pero nung dumating na yung reality sa sahod, sabi ko, ay ito lang pala yung kikitain ko. Tapos lalo paikot-ikot na. So basically, kagaya din ng mga empleyado na andito, I'm sure, di ba? Meron kang trabaho, pero sa isipan mo, naghahanap ka ng other opportunities. Or yung tipo ba na, lilipat ako ng trabaho, ganyan, di ba? Kung bakit po tayo nag-iisip ng mga ganun, is because we are still looking for more, di ba? And ito, normal po sa tao na talagang mag-desire siya na mag-succeed. Kasi po, si Lord po ang naglagay ng desire na yan sa puso natin. Pansin mo, lahat ng tao merong pangarap kasi po, it is really implanted in our hearts, di ba, by God. Kung kaya, talaga, meron tayong mga desires to succeed in life. So basically, side by side pala na nag-teach ako ng college, I was also a computer programmer. Doon ako natawa kasi po, hindi naman din kurso ko computer science or computer engineering. And in fact, 3 units lang yun, di ba, sa programming way back sa college. Pero sabi ko sa sarili ko, di ba, hindi ko siya linya. Basta may pera, game na. Kagaya po ng opportunity na to, yun nga, malamang iniisip mo, hindi mo siya linya. But basically, kung bakit po tayo nagtatrabaho or naghanap buhay para naman din sa pera. So basically, yun siya yung situation when this opportunity, when this business was shared to me. So you can just imagine, hindi po yung tipong parang hirap sa buhay o di kaya parang kulang sa opportunity, medyo okay naman din talaga. And that time, take note ha, I also took the exam for air traffic controller. Kung familiar kayo sa airport, may tower, tapos yun, yung mga traffic controller, sila po yung nag-communicate sa pilot, pwede nang lumipad, pwede nang lumapag. For example, mayroong mga plane crash. So syempre, ang tinatanong una, ano nangyari sa tower? So basically, kung bakit ko to kinikwento, gusto ko lang maintindihan nyo, di ba, na napakaganda talaga ng opportunity na to. Kasi kahit yun na sana ang akala ko, gagawin ko, meron pa palang mas maganda pa, which is nga eto. And take note ha, nagtapuan ako nun sa MACTAN, top 7 all over the Philippines. Hindi ko yan sinasabi para ipagmayabang. Sinasabi ko yan para mas lalo mong bigyan ng halaga ang negosyong to. Kasi nga, on my part, nag-give up ako sa mga akala ko magagandang opportunity na kung tutuusin naman din, ay mas linya ko. Kung tutuusin, mas parang ang dating sa iba. Di ba? Tipong, saan ka nag-work? Di ba? Airport? Di ba? Parang big time, di ba? Anything related sa aviation, big time, mga flight attendants, di ba? Mga pilot and all. So basically, yun siya yung mindset ko. And take note, kahit hindi pa po ako natanggap noon, nung time na noon talaga, ay talaga nakaplano na sa isipan ko, mag-save ako ng money, di ba? Mag-masteral ako medical physics, tapos mag-save ako ulit ng money, mag-masteral, mag-scholarship ako, doctorate ako, di ba, sa physics pa din, doon sa Amsterdam, or di kaya sa United Kingdom. So, ang point ko, doon tumatakbo ang mga plano ko sa buhay ko, sa sarili ko, na those were the things I consider myself, I'll be very successful, ayan, sobrang grabe, ganyan. So, yun talaga yung nakikita ko sa sarili. And then again, ito, biglang dumating yung business. So, yun nga, when this was shared to me, I was really close-minded. Close-minded in a sense na I was really decided to stick with my plans. Claro. So, of course, it would seem parang negative, no? Yes, negative, close-minded, ayaw makinig, tama. Kaso nga lang, God really has a way na ma-materialize yung mga plano niya for you. So, yun nga, no? So, the reason why talaga na napa-activate ako and then nag-sign up, nakinig kasi din ako sa sharing kanina ng top director niyo, di ba? Ay, congratulations sa yung sa health mo, di ba? Nag-menstruate ka na, then yung sa parents mo din. Totoo lang, ang reason talaga kung napasok ako dito about sa health ng nanay ko mismo. Okay, so nang dahil po sa isang product talaga natin, no? Na grabe, kung hindi talaga dahil nun, I don't know, I wouldn't be here talaga, promise. But really, God has a way, no, of materializing all His plans for us. So, ayun. So, little did I know, gumagamit na pala si nanay ng grape seed of a different brand. Mas mahal. Sabi ko, eh dito, makaka-discount ako. Sabi ko, okay, ganun. So, basically, talking about her product, sobrang ganda talaga. Kasi yung mga bad stuff inside her body, like triglyceride, nag-drop down talaga from 184, naging 107. So, na normal. Yung bad cholesterol, nag-drop down talaga. So, ang point ko lang, sabi ko, grabe, ang ganda nito. Pero take note, that time, parang wala pa talaga sa isipan ko pa din na gamitin siya, I mean, gawin ang business
like in terms of my source of income, nagets niyo, parang pumasok ako para lang sa discount pa din, ganyan, di ba? Kaso nga lang, napakalupit kasi, di ba? Lalo na, I'm sure, ramdam niyo talaga dito sa Massive Changers, napaka-solid talaga ng support system. Kung kaya talaga ako nag-decide na gawin siya as business, grabe talaga yung mga training. Sobrang naintindihan ko. Sabi ko, grabe, ang ganda pala nito. Kumbaga, lahat ng akala ko, okay, na akala ko dito dapat, grabe ka magbenta. Hindi pala, dito gagamitin mo lang ang products. At syempre, yung pagbebenta, kusa na yun, okay? Choice mo na din yun. Akala ko dito, kailangan mo magaling magsalita. Diba? And in fact, siguro ngayon, nakikinig ka sa akin, sinasabi mo, yung galing niya magsalita. Ay, hindi po ako magaling magsalita. It's just that, sobrang puno po ng puso ko, kaya kusang lumalabas sa bibig ko. Tama? So, ayun siya. So, ang point ko lang, dito pala sa negosyo natin, napakaganda kasi ang gagawin natin, tutulong po tayo ng tao. I repeat ha, tutulong po tayo ng tao. Kasi, close ko muna to ha. So, ayan. So, kasi dati, I was already working. I was okay with my income. Diba? Ito siya. I don't know if sino dito nakaka-relate. Yung tipong parang feeling mo robot ka na, na kumikita ka ng pera nga, pero parang sa Bisaya pa how ang, parang you don't find meaning in what you're doing. So ayun siya na nung naintindihan ko talaga yung business, eto talaga kung bakit din talaga ako kumapit sa negosyo, okay? At kung bakit din talaga nagbago yung personality attitude ko, okay? Again ha, sabi nga sa video at talagang sasabihin ko sa'yo, grabe, sobrang mainitin ako ng ulo, kaya nga ayoko ng tao, madali ako magalit, ganyan. Pero sobrang naintindihan ko ang business, eto siya. At kayo dito lahat ng mga bago lang nagsali, no? Thank you po on behalf sa mga taong nag-introduce sa inyo sa business. So thank you talaga sa tiwala. Tama talaga yung decision nyo na talaga nagtiwala kayo. At sa lahat ng mga guests pa lang dito, isa lang masasabi ko sa'yo, dapat mo talaga siyang gawin. Bakit? Ito yung naintindihan ko. Kung bakit doon ko talaga nakita yung purpose at meaning ng business na to. Grabe talaga pala siya kaganda. I mean, maganda siya, yes, kasi kikita ka. Maganda siya, yes, kasi yan, makukuha mo ang gusto mo. Pero on top of that, napakalalim kasi na sobrang ganda nito. Ay hindi po kasi kikita, hindi ka po kasi kikita if yung mga tao nagtiwala sa'yo, hindi mo tutulungan kumita. Ulitin ko ha. Kasi akala ko sa lab, totoo lang ha, kung bakit at first ayaw ko siya gawin. Kasi akala ko dito, okay lang sa nauna, tama? Yung tipong kawawa ako, okay, sobrang sipag ko, yung nauna lang kumikita. Oo, totoo. Those are the things that held me back. That's why at first, ayaw ko siyang hatawin kasi parang ganun na feeling ba na ganun. So anyway, nung naintindihan ko, sabi ko, oo nga no, kasi dito po, again, ang tao na nag-invite sa iyo ay hindi po kikita pag hindi ka po niya tulungan na kumita din. Ibig po sabihin, tama? Ibig po sabihin, kita, tayo individually, pagpunta natin sa business, syempre, ang bit-bit natin, sarili-sarili nating pangarap, sarili-sarili nating mga gusto mangyari for ourselves and for our family. But take note, para po mangyari yung mga gusto mong bagay na yon, kailangan mo munang, okay, dapat mong matulungan yung mga tao na makuha din yung mga pangarap nila. And doon ko na-realize, napakaganda, napakalupit pala nung ginagawa ko. Tama? So, ayun. So, sobrang ganda talaga. So, actually, sa business natin, dami naman din na pinagdaanan. Ano? Pero, ang point ko lang, kagaya nga, nagsusulat tayo ng kwento, idire-diretso lang, idire-diretso lang. At isa din na na-realize ko, yan. So, tuloy tayo sa sharing ha. Ang ganda lang kasi, okay, and in fact, these are recent mga income nun. Nakaka-excite lang kasi ang nangyari nun, diba, sila nanay, actually sabi ko sa kanila, maglagay kayo ng account. Sabi nila, ay hitch na lang kami sa discount mo. Sabi ko, hindi, maglagay talaga kayo ng account kasi naintindihan ko na yung business side. And try to imagine ha, mga tito, mga tita, family friends, lagay ko talaga sa left and right nila, ganyan. There was really a point na, and take note ha, nung offline days pa, pinapagalitan ako ni tatay. Malaki na ako ha, graduate na ako, pinapagalitan ako kasi sobrang late na ako na umuwi, ganyan. So, anong nangyari nun? Okay, binigyan ko sila ng cheque, as in pangalan talaga nila. Diba? So, kumit mga 7K yata yun. So, doon nagsimula, so they were supportive. Although supportive naman din na, kasi gumagamit ng products nga, diba? So, ang point ko lang, hindi lang hanggang sa produkto sila naka-benefit, 'di ba? Kundi talaga sa income. At ito din mga recent check. Actually,
hindi ko naman din sila kailangan pahatawin, okay? Pero it's like ibang pinagkakaabalahan. But ang point lang, napakaganda kasi nakaposition sila. So meron po kasing linya ngayon na gumagalaw. Ayun, kada pasok, meron silang income, diba? So ang ganda lang, lalo na kung ikaw ngayon ay breadwinner ka ng family, yung tipong, lalo na kung ikaw ngayon nakikinig ay OFW ka po, tapos diba ang tendency, may hiling sila or nangangailangan tulong, syempre padala ka po ng pera, isa lang talaga advice ko sa inyo, okay? Wag ka po bigay lang ng isda, turuan nyo po sila paano mangisda. Tama. Kasi minsan, although it makes us happy, no, it gives us purpose na syempre makatulong sa kanila, minsan po nakakasakal na parang naisip natin ba, hindi naman din ako human ATM, di ba? Na kung kailan lang merong gustong, di ba? So, hindi ko naman din linalahat, no? Pero basically those things, di ba? At meron pa nga ako nakita na ganun ba talaga yon na kung kailan nakapadala na biglang humina yung internet connection. Sabi ko, pero yan nga, wala naman din ako experience, no? Pero yun yung manakita ko sa OFW groups ba? Oh, okay, ganun pala yung iba. So, ang point ko lang, kung ikaw OFW, no? So, might as well na gawin mo talaga yung siyang negosyo. If meron ka man din kapasidad na mag-put up ng account para sa mahal mo sa buhay. So, yun. Tapos, ang point ko lang, iba yung income mo, iba din yung income nila. Hindi yung tipong nagbigay ka sa kanila out of your income. Basta, napakaganda talaga siya, di ba? Basta ang point lang, tulong talaga. So, at syempre, yan, di naman din lumayo, no? So, yung husband ko, actually, we're doing this together full-time. Ayan, si Coach Kent, di ba? So, syempre, isa talaga pinagdasal ko, eh, lalo na, ano, sa mga single pa dyan, no? February, naghahanap ka. Really pray to God, anong gusto mo? Pinag-pray ko talaga, sabi ko ni Lord, no? If ever you have plans for me to get married, yung talaga who will do the business with me, di ba? So, ayun siya. So, very supportive din. Actually, 15 stores ko. 15 stores said siya. So, ang point kumikita kami parehos. And take note, ha? Di ba? Talking about kasi, minsan, I don't know kung sino dito, ha? Meron kasi usual concern na kasi yung asawa, di ba, na pumipigil o di kaya inaayawan, ganyan, di pumapayag. Naisip ko lang na grabe naman, kung bakit ba din natin to sinisipagan, para naman din sa buong pamilya, parang sabi ko, parang I don't understand the logic ba kung bakit hindi magsusupport, di ba? Kasi meron kasi akong partner ngayon, yung husband niya, yun parang nagsiselo, sabi ko, grabe, I mean, selos, dati siguro, lalo na offline, di ba? Like, no, you have to meet, you have to be out, you have to talk, and ganyan-ganyan. Sabi ko, pero anyway, that's still part of the journey. So, kung ikaw man ngayon, meron kang husband or wife na hindi mo pa partner sa business, nako, gawin mo siyang partner. Bakit? Hahanap ka rin lang naman ng tao, eh, huwag ka nang lumayo. Tutulong rin lang naman tayo ng tao, itulungan mo na yung mismong, di ba? Family talaga natin. Nagkakaintindihan po tayo. So it's just really a matter na ipaintindi mo sa kanya. At ito yung challenge ko. Kung talagang mahal ka niya at mahal mo siya, eh talagang sasabihin mo sa kanya anong maganda na nakita mo. So again, challenge po yun sa lahat ng mga meron ng partners dito, di ba? So ayan. So, and in fact, konting kwento lang. Actually, si Kent pala ay ano, mag-abroad siya noong September, October 2020 last year, di ba? At syempre, isasama ako niya doon sa Australia. Meron na siyang employer doon. Basta big time na ano. So, parang madali na lang ba? So, naging blessing din talaga yung pandemic. Kasi, we never know, eh, di ba? So, something else could have happened. Di ba? We could have been there. But God is so amazing. Despite hindi naman din natuloy yung plans ni Kent for us. So, syempre, andito pa din kami na patuloy kumikita. Tama? At mas nakakasave kasi nga wala nang masyadong ginagastos. Nasa bahay lang tayo. Again, ha? So, yun siya sa lahat ng mga meron na mga asawa dito. So, huwag nang lumayo. Hahanap ka rin lang naman ng partner. Eh, yun na mismo yung lifetime partner mo. Klaro? So, ayan. So, iba yung income niya, iba yung income mo. O, di ba? Pero ikaw bilang asawa, remit talaga sa'yo yung income niya. Ganun siya. Okay lang kayo. So, ayan. So, and then, kwento ko din, si Ken pala, dati, nung magkasintahan pa kami, ay bawal kumain ng mga street foods, mga peanuts, ayan, hindi kami pwede yung sangoyong express, sabi ko, arte naman masyado, eh, ganun. So, yun pala, meron siyang allergy, so,
Ayan, there was really one time kumain kami sa Manila Food Shop, Makimi. Ayan, naglabasa yung allergy. Sabi ko, grabe, totoo pala. Hindi pala siya yung arte-arte lang. So, ayan. So, anong nangyari po? Kakagamit po ng ating mga products. So, yun, gumagaling na talaga siya. Ang point ko lang, hindi talaga lumalayo yung benefit ng products at benefit talaga sa bulsa at sa income mo. Kung kaya dito, bigyan talaga natin ng pagpahalaga, both, di ba, products at syempre yung opportunity, yung kitaan. Ayan. So, familiar naman din kayo nito, no, ni Sir Andy, kung lahat yung mga nakasabayan ko sa offline. So, actually, sa lahat ng OFW nandito, so, nagka-friends po kami sa Facebook, okay? So, from Saudi Arabia yan siya, kakauwi lang niya nung time, okay, nung na-share ko siya sa opportunity. Actually, si Sir Andy po, ay malaki na po yung kinikita niya, di ba? Nagsi-6-digit na siya dati pa sa pag-abroad niya. Ang point ko lang, nakaka-challenge, di ba? Siya pa nga, na malaki na ang kinikita, ginagawa pa din yung business. At try to imagine, business talaga yung, ano, talang in-offer ko sa kanya. And little did I know, di ba, meron din pala siya mga health concerns. So nakita niya naman din, no, deficient, kulang po siya sa vitamin D. So ibig pong sabihin, di ba, kung kulang po kasi is magkakasakit ka. At sobra-sobra po yung cholesterol niya. Ang normal, 192 maximum na yan. Sobrang higit talaga, 275. So eto din, triglycerides. So napaka way above normal. So ang point ko lang, ito talaga yung naka-antig din talaga sa puso ko nung nakikinig ako sa mga sharing din niya, no, kasi nag-share din siya sa mga team, sa team namin yung closing, di ba? So sa lahat ng OFW na andito, no, I'm sure makaka-relate ka. Lagi to sabi ni Sir Andy na malaki nga yung sinasahod ko, okay naman din yung pamilya ko doon sa Pilipinas. Kaso lang, sa panahon na ako ay nagkakasakit, wala talaga akong magawa. Ako talaga kailangan mag-alaga sa sarili ko. Diba yung taong may sakit, walang ganang kumain, but no choice ka, kailangan ikaw magluto para sa sarili mo, ikaw magpakain sa sarili mo. So ang point ko lang, napakaganda talaga ng opportunity na to. Yun nga, hindi lang po kasi about sa income, it's not just about yun nga, ano mangyari, napapasok sa bulsa mo, it's really about the health. And of course, it's about taking control of your life, magkakaroon ka po ng freedom na gamitin yung oras mo. At sa totoo lang, yun din talaga yung nagustuhan ko. Diba? Kasi minsan, eto, ewan, di ba, there are people na parang nag-alinlangan na kumausap ng mga siguro mas mataas ng antas sa kanila. Yung tipong, kesyo, ganito lang ako, wala ko natapos or whatever your situation might be. Tapos, nag-alinlangan ka, nag-hesitate ka na kumausap ng feeling mo, nakakahigit na talaga yung antas sa buhay. Wag po, wag nyo pong isipin na ganun kasi hindi lang po income yung ina-offer natin. Kumbaga, ina-offer talaga natin dito yung buhay na hawak natin, yung oras natin. At napakaraming tao na kumikita na nga na malaki sa labas. Kaso nga lang, napaka-busy. Yun naman din talaga ang kitaan sa labas. Kung gano'ng kalaki, ganun din ka po ka-busy. Ang saya lang dito sa negosyong ginagawa natin. Kasi kung gano'ng ka po kasaya, gano'ng ka po kagrabe tumulong, gano'ng ka po kagrabe magmahal sa team mo, ganun po din kalaki yung kinikita mo. Sabi ko, grabe, no? And yun nga, hindi siya nakaka-stress. Kita niya naman din, di ba, sa picture ko kanina, before and after. Habang tumatagal, di ba, gumaganda ka, gumagwapo, di ba, bumabata. Kasi nga, na-enjoy mo siya, masaya ka sa ginagawa mo. Na-realize ko lang, siguro kung ako nag-air traffic, napaka-stress ng mukha ko ngayon. Tama? Kasi nga, isipin mo naman din ang buhay ng lahat ng pasahero ng eroplano na sa kamay mo, di ba? So, eto, sabi ko nga, buti na lang, nag-business ako, ginawa ko itong siyang uno. Kasi can you just imagine kung ako po ay nag-air traffic controller, tapos biglang nag-pandemic. Nako, wala kaming trabaho kasi wala nang mga lumilipad masyado na eroplano. So, nagkakaintindihan po tayo. So, ibig sabihin, kung ngayon, okay, ginagawa mo na siya talaga yung business, talaga idire-diretso mo siya kasi habang tumatagal, mas lalo mo siya ma-appreciate. Ayan. So, and of course, again, sabi ko nga, hindi lumalayo talaga yung income tsaka yung other benefits, diba? Sobrang saya sa buhay, ganyan. So, kumikita na din talaga. So, ang point ko lang, na-realize ko, wala na talagang kailangan hanapin pa. So, I'm not being biased, no? I'm not talking this way because I want to convince you. Yun lang talaga yung mga na-realize ko. Sabi ko nga, no? Kumbaga, kung eto na lang ha, sa lahat ng mga sinishare natin ng opportunity tapos umaayaw, parang nakakaawa na lang ba? Kasi kung tutusin naman din, we are so blessed na God gave us the wisdom and enlightenment na maintindihan talaga kano to siya kaganda. Kung kaya minsan nakaka-experience tayo ng mga taong feeling mo negative, let's be a little bit patient about them.
hindi naman din tipong na talagang bigyan natin ng sobra todong oras at fokusan yun sila. Ang point ko lang, let's not give so much negative energy ba na, for example, pag umayaw sila, edi wag nang pagalitan, wag nang, di ba, ganun. So, basta yun na siya, di ba? Yan. So, of course, those were a few of my travels pre-COVID times, no? So, first time ko, nag-Singapore. Then, of course, yun nga, naka-Abu Dhabi, UAE. So, ang point ko lang, sabi ko, grabe, no? Kung hindi po ako nag-business, malamang napuntahan ko din yung lugar na yun, lalo na Singapore, kasi may mga promo fares, di ba? Pero UAE, parang siguro, kasi sobrang mahal, di ba? Pero ang point ko lang, sabi ko, kung hindi po ako nag-business, grabe, todo save talaga. Tama. Yung tipong pag umastos ako doon, todo convert talaga to peso. Sabi ko, grabe. Di ba, nagkakaintindihan. Pati ito, lalo-lalo na, alam ko, di ba? Di ba? So, mga, yan, nagka-resulta talaga. Kung bakit ko po yan pinapakita, eh, kasi sa dulo po, magbibigay po ako ng advice. Pinapakita ko po yan yung mga income results para mas lalo ka po makinig. Kasi alam mo naman din, yung tao, nagkaroon ng resulta. Tama. So, ayan. So, naging top earner na din. So, grateful din talaga ako sa mga tao na nagtulong sa akin. Actually, yung tao po na nag-introduce ng opportunity, after 1 week po ako sumali, nawala na po siya. Ang point ko lang, hanggang ngayon, napaka-grateful ko sa kanya, no? Kasi siya talaga naging daan at tulay kung bakit ko nakita yung opportunity. But eto, napaka-amazing lang. Kasi kahit nawala siya, meron talaga mga tao na willing talagang tumulong, di ba? So ang point ko lang kung bakit ko din pinapakita to, kasi ngayon, ikaw na nakikinig, you should be very grateful sa tao po na tumutulong at nag-guide sa'yo. Kasi kung tutuusin, wala naman talaga tayo lahat alam about this. Tama? I repeat ha, tayong lahat, when we started, sobrang wala tayong alam. Ang alam lang natin, pwede natin makuha yung pangarap natin. And from there onwards, wala na tayong alam. Tama ba? And kung tutuusin naman din, kasi wala tayong alam, pwede naman din, di ba? I mean, di ba? Ang point ko lang, napakapuro talaga ng mga puso ng mga taong tumutulong. Yun nga, kasi naiintindihan po namin lahat na para po kami kikita, kailangan ka po namin tulungan na kumita. Kung kaya, ito yung advice ko din, no? Do your part. Do your part, meaning, gawin mong magaan sa part na nag-guide sa'yo, gawin mong magaan yung trabaho niya. In what way? Sumunod ka po, huwag ka po mag-resist, di ba? Magtiwala ka po. Kasi mahirap po magtumulong kung yung tinutulungan mo, sa isipan niya, meron siyang pag-alinlangan. Kaya napakalaga talaga sa business ay tiwala. Kaya kami talagang iniingatan namin yung tiwala na yan. Lalo-lalo na mga OFWs na kung tutuusin sa Facebook lang nagkakilala, tapos syempre no, pinadala yung pera. Actually, it's not about the money. Yung trust talaga na binigay mo ay sobra talagang hindi nababayaran yun po ng pera. So dito, tumuloy-tuloy lang talaga sa pagtiwala kasi po, iingatan talaga yan. Nagkakaintindihan. So now, yan po yung office namin sa bahay, di ba? So this are now a pandemic period na, no? So COVID times na. So learn really to adapt. So minsan kasi, I don't know, pero I'm sure wala na masyado noon yung mindset na pagkatapos, actually huwag mo na isipin pagkatapos ng COVID. So ang point ko lang, mag-adapt ka talaga agad-agad. At syempre, so ayun, no, so part na din talaga sa mga na-recognize na sa sobrang ganda. So yan, naging top earner na din. So glory to God. And of course, you know, make a life, not just a living. Sometimes kasi we are so busy, syempre, di ba, na naghahanap buhay na minsan nakalimutan natin para kanino ba natin linalaan yung mga talagang sinisipagan natin. So sobrang ganda lang talaga ng opportunity natin kasi habang kumikita tayo ng malaki, hindi po nasasacrifice yung oras na kasama natin yung family natin. So sa lahat ng OFW nandito, na I'm sure sa for now is, syempre, nawalay ka sa pamilya mo, talagang mas sipagan natin, mas galingan natin yung business para syempre mapadali ang pag-uwi at syempre mapaghandaan talaga. Actually yan, pre-COVID pa din yan. That was Boracay, no? Mag-2 years na. So September 2019. So ayan. So anyway, so yun siya. At bago ako matapos, so meron akong dalawang advice. Okay? So ayan. So, unang-una ito, napakaganda pa ng opportunity natin, as in sobrang ganda. I'm sure hindi lang naman din nanggaling sa akin, dami na po tayo napakinggan na nag-share. So, ibig sabihin napakaganda, napakatotoo, proven talaga, tested na talaga, tama. At kung pag-usapang training at support, sobrang grabe, no question about it. I'm sure mismo sa team nyo, kahit po gaano kaganda yung opportunity, at kahit po gaano kagrabe, katodo, kapamigay na lahat yung mga tinuturo, pag hindi mo po alam kung ano gusto mo, wala pa ding mangyayari sa'yo.
Ang point ko simple lang. Madali hanapin kung alam mo yung anong hinahanap mo. Ito malupit, ito masaklap. Kahit nasa harap mo na, pag hindi mo alam na yun pala yung gusto mo, nakita mo na, hindi mo pa din mahanap kasi hindi mo alam kung ano yung hinahanap mo. Para lang din siya sa business. And dito na po yung napakalaking kitaan. It's just a matter na kunin mo, kakainin mo na. Tama? Pero pag hindi mo talaga alam, anong gusto mong mangyari, anong gusto mong magkaroon, anong gusto mo, pag burning na talaga yung desire mo, it's just a matter of time. Ikaw naman din ang next na pakikinggan at talagang mag-share ng kwento mo. At syempre, yung pangalawa na advice ko, eto. At gusto ko maintindihan talaga bago ako matapos. Listen ha, eto. The day you planted the seed, yung araw po na, okay, tinanim mo yung buto, is not the day that you will eat the fruit. Ang araw po ng pagtanim ng buto ay hindi po same day sa pagkain ng prutas. Na I'm so excited for that day, it will really come na ikaw naman din ang next na papakikinggan. Always be grateful, always be blessed, always be happy. So again, so thank you so much talaga sa oras na binigay nyo. Tama, sobrang salamat po!